Likas sa ating mga Pilipino sa bawat rehiyon ang pagkagiliw sa putahing may sabaw. Na talaga namang pagpapawisan ka sa sarap, sa bawat higop ay maalis ang pagod dulot ng pagtatrabaho at nagbibigay din ng init sa ating kalamnan at katawan lalo na sa panahon ng taglamig. Sa Bicolandia, kusido ang isa sa pinagmamalaking sabaw sa pagkainan ng mga Bicolano. At sa paksang ito, ating tatalakayin ano ang pagkakaiba ng kusidong Bicol sa sinigang ng Katagalugan. Ako po si Kusinerong Bicolano at ito ang kwentong kaalaman ng pagkain ng banwaan ko. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Bicol Peninsula, naabutan na nila na may isang putahe na niluluto ang mga katutubo na ang lahat ng sangkap ay sama-samang pinapakulo sa tubig. Tinanong nila ito kung ano ang pangalan ng niluluto nila, subalit hindi sila magkaintindihan ng lingwahe. Kung kaya't tinawag na lamang ng mga Kastila na kusido ang dish na ito. Isang salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay pinakuluan o nilaga. Ganun pa man, magkaiba pa rin ito sa isang dish ng Spain na tinatawag lang cocido o stew na maihahalin tulad naman sa pochero, isang dish ng Filipino cuisine kung saan meron itong salsa ng kamatis o tomato sauce. Nilalagyan din ito ng saging na saba kung kaya manamis na mis ito kumpara sa cocido ng Espanyol. Sa kabilang banda, ang cocidong Bicol naman ay isang uri ng sabaw kung saan pinagsama-sama ang lahat ng sangkap at pinapakuluan sa tubig. Pagkatapos, nilalagyan ito ng pampaasin. Madalas, lagi itong napagkakamalang sinigang ng ibang lugar. Bagamat may pagkakatulad ang pamamaraan ng pagluluto nito, malaki ang agwat ng pagkakaiba nito maging sa itsura, kulay, lasa at sangkap nito. Dalasan, isda lamang ang pangunahing sangkap ng kusido. Ilan sa popular ay ang malasugi, mayamaya, bitilya, lapulapo, tanige at ang mga pangmasang tulad ng galunggong, tulingan, dilis o bulinaw at marami pang iba. Samantalang ang sinigang naman ay maaaring isda, hipon o karne. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang sinigang na isda, sinigang na hipon, sinigang na baboy, at sinigang na baka. Mapapansin natin na ang sinigang ay may iba't ibang gulay na kasama tulad ng talong, labanos, sitaw, kangkong o mustasa at minsan naman nilalagyan din ng bungang ugat ng gabi o taro roots sa Ingles. Samantalang ang kusido ay talbos ng kamote lamang para sa gustong mapula-pula ang sabaw at dahon ng malunggay sa gustong malaberde ang sabaw. Parehas ang dalawang recipe na ito na may sangkap na kamatis, sibuyas, sili at opsyonal na luya at tanglad para sa pampaalis ng lansa ng mga sipols o isda at tinitimpla ng asin o patis at pamintang buo. At ang panghuli, bago ito hanguin, ay nilalagyan ito ng pampaasim. Ang sinigang ay may iba't ibang klase ng pampaasim tulad ng sampalok, kamyas at bayabas. At sa kalaunan, naging popular ang sinigang na mixed powder hanggang sa kasalukuyan. Samantalang ang kusido, tanging katas ng kalamansi ang tradisyonal na pampaasim nito at wala nang iba. At kung ito ay papalitan ng ibang pampaasim ay hindi na ito matatawag na kusidong Bicol. Ang mga tradisyonal na putahe ng mga ninuno
ay hindi lamang para sa nagugutom na sikmura ng kakain. Bagkos, may kaakibat itong kasaysayan at sikretong malupit ng ating mga ninuno na tinatawag nilang food for the ancient soul. Isa sa mga pangunahing sangkap ng kusido ay isda, na subok para sa malakas na pangangatawan, malusog na puso at talas ng utak at kaisipan sa anumang gawain o labanan. Dahil ang isda ay isa sa pinakamasustansyang pagkain sa balatang lupa. Kamatis. Para naman sa maganda at makinis na kutis dahil sa taglay nitong lycopene. Kalamansi. Para sa malakas na resistensya at stamina. Sili, sibuyas, luya at paminta. Ito ay pare-parehong may taglay na benepisyo sa katawan at para sa malinis na pagdaloy ng dugo at immune system. At ang panghuli na talbos ng kamote, isa sa mga itinuturing na aphrodisiac food o pampagana sa sex. Isang lihim kung bakit mainit, malambing at romantiko ang mga uragong Bicolano. Marami pong salamat sa panonood ng channel na ito. At kung kayo ay nakapulot ng kaalaman, iminumungkahi kong mag-subscribe at like kayo. At pakipindot na rin po ng bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga kwento tungkol sa mga lihim ng pagkain ng aking mga ninuno. Lagi po sana nating ipagpasalamat sa may kapal ang anumang pagkain na nasa ating harapan dahil ito'y kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. At lagi ring tandaan, Diyos bago ang gabos. Ako po muli si Kusinerong Bicolano.